sino po kaya ang nakikita niya sa first, second batches na ito na voluntary susuko pag nagkaroon ng warrant of arrest sa SSC? Wala akong nakikita susuko dyan. Palagi ko gagawa ng paraan niya mga yan. At kaya nga related ito dun sa ongoing destabilization plots sa mga nangyayari na ilan yung mga attempts na pagpatalsik kay President Marcos. At sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ousted plot. No? Naghahanap sila ng mga kadahilanan para i-ignite, ano, i-agitate yung taong bayan and hopefully makasungkit sila ng mga aktibong general o mga official ng armed forces para matuloy yung kanilang power grab. Seryoso po yung power grab? Opo. No? Ilang beses niya, last year, diba, na-confirm na nga yan ni AFP Chief of Staff General Bromer. At tuloy-tuloy yan, ano? By our latest count, at least apat na beses na nag-attempt magpatalsik itong Duterte camp. Bakit mo nag-fail? Dahil hindi sumasama yung mga official ng armed forces. Okay. Merong nagre-recruit, pero so far, hindi pa sila nakakakuha. No? Merong mga nakakakuha sila na ilang aktibo na PNP officials, mga labaw group, pero so far sa AFP, wala pa. Pero mahirap magkumpiyansa sa ganyan dahil based on our own experience, mabilis yan. Kaya nga ito, naghahanap sila ng mga issues na pwedeng mag-agitate ng sandatahang lakas at ng taong bayan. And hopefully, magkaroon sila ng kanilang version ng people power, kudeta, withdrawal of support, at kung ano man. Sir, ang narrative is dinoble ni Duterte ang sweldo ng pulis at ng sundalo during his term. Does it mean or that equate to his popularity among the ranks? Maaring popular siya nung siya ay nakapwesto. We need to see that, no? Pero nung nagkahiwalay na sila ni President Marcos, hindi sumama sa kanya yung AFP at ang loyalty nila doon sa chain of command at sa constitution as it should be. Tayo, nabubunso tayo constantly sa armed forces, wala silang reason na nakikita para patalsikin si President Marcos besides pro-China si Duterte at alam nila lahat yan. Factor po yung China sa ginagawa nila? Yes, for sure. Dahil ang sentimiento ng AFP is towards our democratic allies, no? At hindi sila nalapit kailanman sa China kahit nung panahon ni Duterte ay pilit silang nilalapit sa China. So alam nila yung ganong mga galawan at predominantly anti-China ang AFP. How extensive yung kanilang destabilization plan? It's very serious, no? Sabi ko nga, may mga nagre-recruit na mga kilalang personalidad na former senior officials of the AFP and the Duterte administration. Meron po bang identify na nag-recruit? Yes. Can you share us some or one? Well, hindi po natin ma-share kasi constantly minomonitor pa sila. Active? No. Retired. Retired military officer? Retired na konektado kay Duterte. Former cabinet? Yes. Lalaki, babae? Retired dito. Retired former
retired AFP officer na naging kabinete ng Duterte administration. Pero sa tingin nyo, na-check ito ng militar, na AFP, na-check na ito? Yun ang nakakalap namin from our sources na minomonitor itong mga ito.